Masayang gabi, Pilipinas! Nagkakilala at na-in-love sila sa isa't isa through music, and a decade later, already married and going strong. Pakinggan po natin ang love story ni na RnB King JayR and his queen, Mica, Javier, Silyona. Oh, may Silyona na! Yeah. Grabe, JayR, ngayon ko lang nalaman. Silyona? Yes, Silyona. Oh my, kasi for the longest time, JayR ka lang. Hindi, kasi si JayR, ang history namin is we worked together mga early 2000. Oh my gosh. Oo, naging love team kami sa Love to Love. Tagal na nun. In GMA. Oo, it was a Sunday afternoon show. Tapos bagong uwi pa lang siya sa Pilipinas noon. Yes. Oo. Si Mica, probably. Wala ako noon. Nasa States? Yes, nasa States ako, nag-aaral. Hindi, pero nag-aral ka sa Philippines din, di ba? You studied in IS. Kailan ka nag-transfer sa US? So, 2005 or 6? Nandun pa siya noon. Baka napanood mo pa yung episode namin. Or hindi siya nanood ng TV. Kasi si Mica come from a family na talagang entrepreneurs. And entertainment. And entertainment. Kasi tito niya si the great Danny Javier, member ng Apo. Paano kayo nag-meet? By accident, actually. Kasi nagkumanta ako sa isang charity event. Tapos nandun si Mica na nanood. And then... Artista na siya nun? Hindi pa eh. Wala pa sa showbiz? Hindi pa eh. Pero si Mica, lumapit siya sa akin. Sabi niya, "Hi!" Tapos sabi niya, "Ay, sorry, kala ko kilala kita. Never mind." Tapos umalis. Sabi ko, wait. Sabi ko, wow, ang ganda nito. Hello, I'm JR. Single ka ba nun, JR? Single ako nun, sakto. Okay. Oh, hindi kasi... Charity event yun ni Apple the App. Sa Opus. Oh. Hindi, pero akala mo talaga kilala mo siya. Kaya akala ko kasi na-invite ako ni Apple, nakilala ko siya sa New York pa. Tapos lagi siyang may maraming kasama, maraming friends. So, inisa-isa ko yung nasa table niya. Ang nasa huli, si JR. Mm-hmm. Eh, yung table nila, katabi na ng stage. Yun pala, mag-perform na siya. Hindi siya kasama dun sa... Hindi mo alam na siya si JR na hindi, performer, hindi ko talaga RnB alam. King. Yeah, hindi niya alam kung... It's true! Uy, may era na talagang nagkakaloka-loka mga kabataan. Talagang naabutan ko yan. Pa, oh. JR, the bakit pa ba days? Wala ako dito nung time na yun. Yung... Hindi mo alam yung era yung na... Yung craze ng JR na lahat ng billboard sa kanya daw. Hindi ko nakita yun. Which, actually... Na-appreciate ko na hindi niya alam kasi, di ba, minsan, you know, in showbiz, pag may konting fame ka, may notion na sila, preconception? Exactly. Kaya hindi mo din malalaman kung gusto ka nila dahil may konting fame or, di ba, parang may song ka sa radyo or something. Di ba? So, na-appreciate ko na parang she got to know me for me talaga. So, after the charity event, pero sinabi niya sa'yo, wait, nagandaan siya sa'yo eh, nakipag-usap pa siya. Nakipag-usap, ang pinag-usapan namin, music. Kasi kakabalik ko lang galing sa New York that time, siguro 1 or 2 months pa lang ako sa Manila. And sa New York kasi nag-record ako ng maraming original songs na gusto ko sanang i-release as my solo project. Eh, pag-uwi ko dito, parang walang label na nag-gets kung ano yung ginagawa ko. Kasi unang-una, English yung mga kanta ko. And American pop sounding. Nung kinento ko sa kanya, gets niya agad. Nasabi ko, bakit? But parang na-vibe mo ko, gets mo yung ginagawa ko. Tapos sabi niya, let's go to the studio. Let's listen to your music. Tapos baka pwede tayong gumawa ng song. Parang natatawa si JR. Parang dumahilan lang to si JR na parang let's go to the studio. Pero talagang parang sumimple ka na doon. Oh, syempre. Sabi ko, jackpot. Yes, then. You wanna get to know her more. Pero ang tagal kaya. Tagal niya sumagot ng mga texts. Talagang ang tagal mag first meeting para makapasok sa studio. Talagang pinagligawan talagang matagal yun. Hindi naman on purpose. Eh, ba't nga hindi ka ma-reply nun? Eh, kasi kaka-uwi ko lang. So, tumira ako mag-isa sa States. Pag-uwi ko dito na sa family house na naman kami. Tinanong mo ba sa mga family members or kahit sa mga friends mo, there's this guy, JR. No, hindi. But let me say, yung mga kaibigan niya ayaw sa akin kasi nambubugbog daw ako. Yun ang image mo ba noon? Yeah, parang ganun nangyari lumabas na parang nang bubugbog si JR. Eh, yung mga friends yung narinig, kaya sinasabi sa kanya na parang huwag dyan.
Kasi bad yan. Nung time na yun, sinabihan ka talaga? Yeah, nag-hangout na kami ilang beses. Shucks. With other people din, so Greenbelt, M-Cafe, ganyan. Yes. Tapos mahilig kami mag-jamming biglaan sa mga bar or resto bar. Open mic or something. Tapos yung mga kaibigan ko that time, naririnig nila na may balita nga na wife beater daw si JR. Wife beater? Grabe. So sabi nila, ano ba namang balita yan? Sabi nila, pag-isipan mo muna, baka kasi bad yan, whatever. Pero parang nakilala ko na siya. Parang na-vibe ko na mabuting tao si JR. So sabi ko, wala akong na-feel na may ganun. So paano mo hinandle yung bad publicity na yun? Okay lang naman sa akin. Kasi sa akin naman, pag hindi totoo, hindi ko naman, okay lang naman kung may sinasabi sa akin. You know, I'm R&B. I'll just keep going. Hindi, pero diba, that's a bad image for a guy. Na you're beating up women. It is. I agree. Pero syempre, ayoko naman parang gumawa ng statement na, ay, sorry, na ganito lumalabas na. Kasi wala naman talaga akong ginawa. Ayoko, I don't wanna parang feed fuel to the fire na for something na hindi naman totoo. So, hindi mo na lang siya, pinalipas mo na lang? Pinalipas ko na lang. Oh, pag alam mo minsan kasi yung totoo, you don't have to even defend yourself. The truth will defend itself. Amen. Tsaka kung mabuti kang tao, lahat ng nakakasama mo, alam naman yun eh. You don't have to, right? Depends talaga sa breeding, sa character mo. Tinanong mo siya about that issue. Kasi kung mga friends mo, lahat ganun. Uy, wag siya. Alam mo, hindi ko siya kinonfront. Kwento ko lang. Pero parang wala lang. Kasi hindi ako naniwala din eh. Dahil? May gut feeling lang ako na mabuting tao siya. Yung pamilya ko kasi iba yung upbringing sa amin. Si Papa sobrang strict. Mabuting tao. Tapat. And then, you know, we grew up with sina Tito Danny also. So parang nakikita mo din yung in and out nila sa showbiz. Kung paano sila makipag-deal with press and media, stuff like that. Mm-hmm. So parang hindi siya surprising sa akin na may mga ganyang nangyayari. Mm-hmm. And tuwang ko, parang may shield ako ng konti. Hindi ako masyadong gullible sa mga chismis. Good job. Okay yung ganun. Kasi ibig sabihin, hindi siya judgmental na tao. Totoo. Eh baka kasi type mo na rin siya nung time na yun. Mabait kasi Baka attracted ka na rin, kaya parang hindi mo na nakita yung mga sinasabi nila. Low-key. He's so cool. Tapos gets niya pa ako. Wala akong ibang kaibigan dito na naiintindihan kung anong gusto ko gawin. Kailan lumabas yung attraction? Maraming instances na parang napapaisip ako na, oh, bait niya. Oh, mabait siya. Consistent talaga mabait siya. It's small things. Small things. Like, you know, the opening small the door, ganyan. Tapos making sure na pagkakain, ikaw muna yung isa-serve. Ah, ito pa isa, kasi di ba sikat siya? Medyo naiilang ako doon kasi hindi ko alam kung iba ba yung personality niya sa harap ng fans at kung walang fans. Napansin ko agad kay JR, pag may fans, parehas siya, pag walang fans. Same personality, same humility. Same person. Dito sa Pilipinas at sa States din. Kasi nagpunta din kami sa LA para mag-shoot ng music video sa song na ginawa namin. And he was exactly the same person. Consistent. Aww. So, moves ko, Toni. Yeah. And good there, job. Kailan na nagkaroon ng amina ng feelings? Ako, aminin ko, love at first sight, you know? No. Right when I saw her talagang, siya na yun. Like yung sa akin, may time na lagi ko siyang pinopost. Eh, meron akong tita sa States. Tumawag siya bigla, sabi niya, hey, Mica, when are you gonna allow yourself to fall in love? Nox! Sabi ko, huh? What do you mean, bakit? Sabi niya, I think when you allow yourself to do that, everything will fall into place. Wala lang, just saying, parang ganun. So sabi ko, bakit? Ano yung nakikita niya sa mga post ko? Bakit niya sasabihin yun? Pero yung mga post mo, ano lang yun? Yeah, like, friendly posts, like posts or studio. We're in the studio. Walang posts. Sweet, walang mga sweet caption na ganon. Yeah. May punto nga nung medyo na frustrated na ako kasi ilang months na talagang ang taray niya, super taray sa akin. So parang pero at the same time, nafe-feel ko na parang close din siya sa akin, na parang gusto niya din pero ayaw niya. So pero honest ako, sabi ko talaga sa kanya, don't fall in love with me. Yeah. A walk to remember naman pala ang atake mo dyan. Kasi at least, di ba sinabi ni Mandy Moore yan kay Shane? I know. In one condition, don't fall in love with me. Sinabi ko talaga kasi parang feeling ko gustong-gusto na niya ako nung time na yon, and hindi pa ako ready. At least alam niya
Wait lang, hindi pa ako ready. But I like you. Sasabihin ito, do you like me or not? Do you love me or not? First time ko magsabi, sabi ko, do you love me or not? Ano ba talaga? May diba? Sorry nga ako eh. Kausap ko yung ate ko, Ate Jean ko. Hi, ate. And then, sabi ko, ate, this new girl, sabi ko, ewan ko, ayaw niya talaga sa akin eh. Parang feeling ko, parang ito na. So sabi ko sa kanya, help me na parang take my mind off of her. Kasi from now on, I'm not gonna think of her. Hindi ko na, ano, pag magte-text siya, ano lang, cordial lang, hindi yung mas-sweet na anymore. Stop ko na yun. And then 1 hour later, tumawag si Mica sa akin. Nasa hotel siya sa LA. Sabi niya, JR, may mga tao dito, may mga lalaki na kasama ng friends ko. Okay lang ba pumunta ka dito para tulungan mo ako? So, sabi ko, ate, post muna yan, ha? Punta muna ako dun sa ano. Gusto mo talaga siya? Gusto mo talaga siya? So, kailan na? Kasi sinabi mo, don't fall in love with me. Eh, wala na. Pag sinabi mo sa lalaki yon, lalong may in love sa'yo ang lalaki. Diba? Yun pala yung style mo, ha? Yun pala yun. So, you said, don't fall in love with me. Kasi, ikaw ba, baka may feelings ka na nun? Siguro, meron din akong konting takot. May kasi, fear. Di ba lahat naman tayo, meron tayong exes or past relationships na hindi maganda. So, takot din ako sa ganun mangyari ulit. Parang focus muna ako. Gusto kong maging matino ang buhay ko, kung anong ginagawa ko, where I will put my energy. So, yeah, blinock ko talaga yun, magkaroon ng boyfriend agad. Kailan ka nag-open up kay JR? Actually, ginawa namin yung anniversary date namin. After kaming bumalik from that LA trip, that was February, ginawa naming March 1 yung anniversary namin. So walang formal na ano na parang tatanong ko siya, will you be my girlfriend? Yeah. O ganun, walang ganun eh. Parang nangyari lang. Organic lang yung naging kami. When did you know in your heart that kayo yung the ones that I sit sa? Nag-snowboarding kami. Hindi ko matandaan kung Big Bear or Hokkaido. Siya yung nagturo sa akin kung paano mag-snowboard. So, paulit-ulit, nahuhulog ako sa ang tarik ng bundok. Tapos may isang try, nahuhulog ako, humampas yung ulo super ko lakas. Sa snow, super lakas. Tapos siya parang 10 meters down na siya from me. Tapos nakita niya gumanon ako, tapos nakahiga lang ako, tapos nag-nosebleed pa nga ako nung time na yon. I swear, yung 10 meters niya, dalawang hakbang, nandito na siya sa harap ko. Tapos naging Superman. Yeah, naging Iron Man ka pala. Tapos yung mahal ko. Okay ka ba? Okay. Yung concern sa mata niya, sa mukha niya, na kung okay lang ba ako, parang, may parang na bagok ka sa ulo, and then you're like, wow, I love you. My knight in shining armor. Yung nag-blurred, tapos biglang luminaw, yung sa mga rom-com. Wedding planner. The wedding planner. Di ba yung nauntog siya, tapos lumabo, tapos gumanon. So si JR yung nakita ko. May ganon akong memory. Yeah. Na parang, never akong naka-experience na natignan ng ganong klaseng parang concern. So after that I was like, oh, he's gonna take care of me. Okay na siya. The nosebleed and all. Okay na siya. Pwede na tong for life. Ang layo kaya noon and pataas. Paano mo nga natalon? Hindi ganun talaga pag love, no? Oh naman, syempre nakita mo yung love mo na ganun kalakas na nasaktan. Uy, sobra yung concern niya. JR, kailan mo nalaman na she's the one? Ako slowly na parang because naayaw niya talaga sa akin na telling me to slow down. Yun, talagang I gained so much respect sa kanya na parang, you know, na wala siya talagang hinahanap sa akin na gusto niya lang mabuhay na happy na with her family and ganito, she doesn't need a man in her life. Wow. Talagang na-inlove ako, sabi ko, wow, independent. Talagang parang okay siya sa akin kasi I'm looking for a woman that can elevate me also as a person, as a whole, as everything, di ba? And nakita ko kay Mica na parang siya yun na, kasi ang talino, and dami ko din matututunan sa kanya and good advice na laging binibigay sa akin, so at that point, slowly na-figure out ko na parang ito na talaga siya na hindi ko na papalagpasin itong opportunity to be with this woman. So, lahat ng stops, nilabas ko para sa kanya. Alam mo, kung single ka, kung kabataan ka at nanunood ka ngayon, dapat narinig mo yung sinabi ni JR. Men are attracted to women who don't need a man. Ang ganda nung sinabi mo. Kasi, di ba, parang
Ang mga lalaki, pag patay na patay sa inyo, natitake for granted nyo eh. Yeah, it's true. Is mo yun ang nagpa-inlove sa kanya. Thank you. You're a strong, independent woman. Yes. Uh-oh. That's all thanks to my dad. Kasi laging sinasabi ng dad ko, like, always make sure you're whole. You can share your life with and your love with other people, but don't ever lose that that's in yourself. That's out of you. Oh. Yeah. So finally, inas mo siya to marry you. Paano yung proposal? Oh my gosh! First, syempre, nag-make sure muna ako. Sabi ko, Boo, if we're gonna get married, will you say yes? Ano pa, sabi ko, hypothetically, kung, you know, if we're gonna get married, ayaw ba? Sabi niya, you know, parang genuine naman yung oo niya naman. Yeah, parang okay naman. So ilang years then, of the from the relation? Kasi 10 years kayo together. Yeah. Five? Yeah, like 5 years after na in the relationship. Nag-hint ka na na, if I ask you. Yeah. Yeah, nakabili na kami ng bahay. Wow. May bahay na kami. Parang sabi ko, parang okay na mag-ask kasi, you know, we built this whole thing up na we have our own house together na. So sabi ko, game, nagplano ako, ginawa ko sa music video. If you want to check it out, it's called Habang Buhay. Kasama ko si Chris Lawrence and Billy Crawford. Na parang... Oh, yeah, yes, yeah, yeah. Yes, yes, yun yun. Yeah. Habang Buhay. Eh kasi, di ba, lagi kaming naggumagawa ng music, videos, kahit anong idea. So, nung bringing up niya yung idea ng music video para sa song niya, sa akin, automatic yun, that's work day. Kahit anong kailangan mo, I'll support you. So, yung plano ko doon, may part sa video na lahat ng couples nandun sa dance floor, nagsuslow dance lahat. Eh, maraming couple yun. Siguro mga 20 na couples. Tapos kami nandun sa gitna. Sabi ko, off, parang while she wasn't there, sinabi ko, ano na ako, nagbili na ako sa lahat. Pag nandun na kami, tapos nag-snap ako, slowly, lahat sila parang mag-create ng circle, they're gonna back away from us, tapos matitira dun sa gitna, kami. Hmm. Hindi niya alam, kali nga cut na or something, pero tuloy-tuloy pa rin. Tapos dun, nag-one-nee na ako, tapos sinabi ko yung spiel ko. Nag-gets mo na. Hindi ko na-gets! Akala mo taping pa rin. Kaya nga na-bash ako nung video na yun. Lahat ng comments, hindi pa ready si girl. Ayaw niyong napilitan na. Hindi ako na-brief. Anong gagawin ko? Pretend ba to? Like, do I go along with it? Tapos tumingin ako lahat sila naka-phone, naka-video na. Umiiyak na sila. Yeah, may iba umiiyak, may iba so excited. Tapos tumingin ako kay JR. Nag-aantay pa rin siya with a ring. Tapos tumutulo na yung mga... Si JR! Umiyak si RnB. RnB tears yun. RnB tears. So nung nakita ko yun, sabi ko, ay hindi siya ganyan. Totoo yan. Hindi siya basta-basta nga umiiyak. Mm. Tapos parang ang narinig ko na lang, something, will you marry me? Or something na ganun. Oh. And then, of course, I said yes. Mm. I got excited. And I was so confused. Sobrang lutang ako the whole time. Oo. Hindi ko maintindihan, nagpaalam ba to? Ano bang magagalit ba si Papa? Parang ganun yung yes, vibe. Yes, yes. Alam ko, mixed emotions. Mixed emotions. But I was so happy kasi I wanted that too. Pero hindi ko lang talaga makontrol yung mukha ko. Ah, yes, 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 yes. Parang sobrang taray na, seryoso na ewan. Oh. If you watch the music video, you'll see. You'll see like a clip na parang nakaganon lang ako. Mm. Okay. Yeah, so may explanation. Yun po ang explanation. Ngayon, kaya pala ganun ang reaction niya. So anyway, may difference ba ang life ngayon na you're married? I think yung na-enjoy ko the most sa relationship namin ni Mica, parang feeling ko fresh pa din eh. Parang ever since na boyfriend and girlfriend kami, parang the same till we're married. There's not so much pressure. Lagi kaming happy, we're always having fun. Yung siguro the biggest difference lang talaga is thinking about the future for a family na talaga. I think that's the biggest difference. Kasi before, career talaga ang nasa isip namin. Career, traveling, you know, just enjoying life. Having fun. Having fun, exactly. But now, parang doing the same thing, enjoying, but with little ones na. So I think yun ang difference. Yeah. It's not much. Tsaka, kasi yung buhay namin ni JR, sanay talaga kami sa random yung schedule. Mm-hmm. Hindi siya set in stone. I think nakatulong din yun from transitioning between girlfriend, boyfriend na magda-drive ka pa papunta sa bahay ng isa, tas hindi masyadong magsi-sleepover, ganun. Pag nasa isang bahay na kayo, kayo lang at kayo magkasama. So yung communication style namin, nag-improve din, yung mga needs ng isa't isa, we are aware of it, so nag-a-adjust na din kami.
At saka, parang yung bond namin mas naging strong. Mm-hmm. No. Yeah, hindi kami masyadong nag-aaway. Pag nag-aaway naman, parang saglit lang. Tapos pag-usapan namin, okay na kami. May time ba na nagka-clash kayo? Ano? Well, sa personality differences. Ako masyadong laid-back minsan na ano, may kailangan gawin, pero ako parang, okay lang chill. Yan, chill lang yan. Sabi niya sa akin, ano ko ba? Kailangan tubusan na to, ganito. Or siya naman yung kalat. Kalat. So. Parang bata. Kung ano, yung chinelas niya, ang dami ng chinelas dun sa baba na parang nag-accumulate. So, di ba pwedeng ilagay ito sa, ano, sa closet or something? Yung mga ganun lang, super liit lang. It's yes. Not even a big deal yung mga ano namin. Ako, pag hindi ako nakakasagot kay JR agad, nahihirapan kasi ako mag-multitask minsan. And he doesn't like it if he feels ignored. So kunyari, nag-computer ako or nag-e-email. Pag may tinanong siya, parang hindi ko masyadong narinig, delayed yung answer ko na inisya doon. So kailangan mag-adjust. Pero syempre, maganda din yung nag-adjust yung partner. Kunwari, sa kanya, pag nakikita ko na siya nasa phone niya, bago ako magtatanong, hintayin ko muna bago siya matapos. Para hindi na ako magalit na parang she's ignoring me. So there's adjustments also. I read this kasi na it was so beautiful. Yung the reason why daw there are spaces in between our fingers is that so somebody can fill in the gaps. Oh, that's sweet. Oh, try nyo, oh, holding hands. Ano ba? Oh, di ba? And when you finally found that person who can fill in the gaps, you are one of the blessed people. So what are you grateful for in finding each other? I'm so grateful for him as a whole. Parang lahat ng kakulangan ko sa personality ko, yung mga hindi ako magaling gawin, kayang-kaya niya gawin, lalo na sa patience. He's so patient. Feeling ko, nagiging mas mabuting tao ako dahil sa kanya. So tinuturuan niya ako kung paano hindi masyado ma-stress or maging patient sa mga things that don't go the right way. He leads by example. Hindi yung kailangan mabait ka, kailangan patient ka. He's really like that. So ma-absorb mo din yun. And I feel like, on the flip side, ako mas matapang, mas porsigido, mas hard-headed. Sa sobrang bait ni JR, siguro nakukuha din niya yung ibang traits na ganun to, you know, stand up for yourself a bit more, to... Not to be too kind. Yeah. No, it's always good to be kind, but minsan kasi na-abuse. Yes. I get that a lot. Sa sobrang bait ko, parang minsan yung ibang tao, they want to take advantage. They step on the boundaries. Ako minsan, pag nakikita ko, parang, okay na yan, I'll just won't talk anymore or parang cut ko lang yung relationship. Pero Mica showed me na parang, hindi, dapat maging ano ka, di ba? Stricto ka, put your foot down, talagang i-communicate mo na parang dapat ganito the right way. So, yun ang natututok. It's balance talaga. Yung mga, tulad ng sinabi niya, yung lahat ng mga kulang namin, we fill it up sa isa't isa. Tsaka that didn't come instantly. Parang it came over time na di-discover namin yung ibang parts ng personalities namin na, ay, swak pala, mahina ako dito, ikaw magaling ka dyan. I think that's important. They always say, di ba 50-50 sa relationship? Hindi. Kasi minsan, 30 ka, 70 yung partner mo. Or baligtad. Or vice versa. Vice versa. Kasi pag sinabayan mo, hindi rin okay. Mas lalo kayo magka-clash. Nakuha namin sa relationship nyo na it's very important also to find a partner who can complement you. Yeah. It's a relationship na you can stand on your own, he can stand on his own. So, yeah, that's so important kasi kailangan alam mo din kung sino ka. Minsan nawawala na yung kung sino ka sa relationship and doon nagkakaroon ng problema. Parang yung self-worth tsaka yung identity mo, kailangan solid ka doon.